Our special guest today is one of the innovators in the music industry. He plays distinct organic and electronic drum setups. He's also a producer and he's been a mayor for 35 years. Let's all welcome our special guest, the co-founder and the best drummer of UDD, Mr. Ian Mayor! Hello, brother. Kumusta? Today, we're gonna be unboxing Arturia Drumbrute. I heard a lot of good reviews with this drum machine. Addict kasi ako sa mga vintage drum machines. For someone who uses both electronic and organic drums. Marami ka kasing pwedeng gawin. Yung sound niya magiging kakaiba. Alright, brother, let's open it. Packaging, ganda. May handle. And, yon. Wow. Wow. You have the quick start manual guide. Andito yung serial number. Sinecheck ko if kailangan kong puntahan yung website to register the unit. And also, you have to update the firmware. Oh, so, I see. Para alam kong walang error, walang glitch. Update mo na bago mo pa unang sa mga synthesizers ngayon, any kind of musical instrument na may USB, kailangan mo siyang i-update. Wow. And meron siyang power supply. Yan na. Hey, masarap na part. Unang amoy. Actually, yun yung ginagawa ko lagi. Kasi part na experience yun sa unboxing. So, okay. Amoy kuryente. So, pwede ba maalamay amoy ng kuryente? Yan. Diba? Oo nga, no? In kuryente. In fairness, brother, for a beginner musician like me, can you explain what is the Arturia Drumbrute? Drumbrute is an analog drum synthesizer. And when you say analog, may analog circuitry siya inside. Na hindi recorded yung nilagay nilang tunog ng mga instrument. Ikaw talaga yung magtitimpla ng tone ng bawat instrument from scratch. So nakakaroon ka ng parang distinct sound. In a way, more freedom to really create something original. The front surface. Pogi, no? Pogi eh. Made of metal siya. Mabigat siya for a drum machine. Ito yung pinaka gusto ko dito. Yung wood panels. Guwapo eh. Yung retro 70s look ng isang vintage drum machine. Parang Austin Powers ba yan? Exactly. The pads, gummy feel, and alam ko ito, sensitive siya. Depende sa lakas ng pag-tap. And yung knobs, made of rubber. Ang feel niya is not too loose, not too tight. Power supply naman, apat na klase. Important to sa mga touring artists. Like you. Auto-volt siya. So, wala kang problema kung 110 yung saksakan mo or 220. Hindi siya sasabog. Yes. Brother, what are these ports at the back? Bigay sila ng dalawang output for the headphones. Yung standard size ng PL. Tapos, pang mini jack, kahit saan ka pwede kumabit. Meron siyang independent level for the volume of the headphones. So, makokontrol mo dito. Siguro, dinasign siya ng Arturia para hindi masira kasi baka tamaan or something. Ipapress mo sa loob, di ba? Ang sleek para flat siya, di ba? Yep. Mono output lang siya. Pero syempre, para mas maganda, stereo. Naglagay sila ng separate outputs per instrument. 12 outs plus yung mix output. Pwede mong ilabas isa-isa kung gusto mong lagyan ng effects or pwede mo rin siyang i-record individually, hindi siyang isa-isang channel. I see. Okay ka pa ba? Okay pa. Na-follow ko pa. Alright. Etong clock out and clock in, pwede ka makipag-communicate sa mga vintage synthesizers para ma-follow yung BPM. Yung mga lumang synthesizers, pwede mong magamit ulit with your drum machine. Sa sulit. And also, naglagay rin sila ng MIDI in and MIDI out for the new batch of the synthesizers. USB for the connectivity sa mga programs or softwares na pang-record. And of course, the power supply, the DC in. Etong T-bar na to. Ano ba to? Tatali mo dito yung cord para hindi siya madaling matanggal from the power supply. Oh, kasi nakaka-problema minsan. Ganda ng nagawa mo, hindi mo na-save. Biglang may dumaan na bata, di ba? Matanggal yung power supply. So, to security. Security. And the power switch. Alright, brother, let's test it out. Let's go there. Alright, we're now here to test out the Arturia Drumbrute. Power on natin here. Uy, may ano pa, may lights, opening light. May opening light. Pinlog natin siya using mix output. Yun yung naririnig niyo. Yan na. Meron siyang 17 instruments. 2 kicks. The second kick, ito. Snare. Clap. Clave. Rim, yung parang rim shot sa snare. Oh! Meron ka rin dalawang hats. May closed and open. Meron siyang choke. So parang inaapakan mo yung snare mo, diba? Meron kang conga and toms. You have cymbals. And reverse. Diba? And maracas. And then a tambourine.
And itong Zap, okay to. Yung alam yung song na Ring My Bell. Yun pala yun. Ito yung ginamit nila. Brother, can you play a sample for us, please? Okay. So, try natin gumawa ngayon ng basic house beat. Meron kang dalawang way para makagawa ng pattern. You have the step sequence. So, meron na akong kick dapat pag-play. And you have the record button naman para on the fly, marirecord mo yung ginagawa mo. And pwede tayo mag-record ng claps. Kapag nag-record ka using the record button, syempre minsan nawawala yung timing. Meron siyang feature na auto-quantize. While performing, yung nare-record niya, nalalagay niya sa tamang timing. So in a way, user-friendly kasi you don't need to play it perfectly. Yes. Kasi tumutulong yung software. Yung technology natin. And siguro mag-add tayo ng hats. I-record mo muna. Maybe let's add some clave. And snare. Tapos meron din siyang polyrhythm feature. Pwede ka mag-assign na, kunyari, yung snare mo, gusto mo magbago ng steps, like pwede mo paiklin or pwede mo pahabain. Doon pumapasok yung polyrhythm. Nagkakaroon siya ng variation, hindi lang siya yung paulit-ulit lang na beat. Oh, okay. Press up yung polyrhythm. Tapos kung anong instrument yung gusto mong pahabain or paikliin, maybe snare. Tapos babaguhin natin ngayon yung steps. Last step, siguro, gawin lang natin siguro mga 10. Nating may snare, para nagbago na lang. And then maybe you can add some swing. Yung swing for me is parang yung lagkit. Mas may groove, diba? Parang... And then, ito yung favorite ko yung Zap. And of course, meron din siyang mute button and solo button. Pwede mong i-assign na pag nag-mute ka, kung ano lang yung instruments na mag-mute while playing. And then solo, mag-iwan ka ng snare or mag-iwan ka lang ng hat. Mute mo muna siguro yung kicks and snare. Mas gusto ko yung solo kaysa sa mute. Tapos pwedeng siguro isa-isa magkakaroon. And then play with the output filter. Okay to pang build up sa live performance. And then bypass to cut the filter. And then the step repeat, touch screen siya. Parang nilo-loop niya yung kung saan ka nag-touch. Meron din parang repeat na mabilis, di ba? Yes, exactly. Pwede mo balik uli lahat. In a way, parang ang dami niyang gadgets in one. Yes. And meron din siyang metronome. Click track siya para sa mga band na may electronic setup. Kasi ito yung nagbibigay ng guide for them. Tapos meron siyang separate out para hindi siya naririnig dun sa main mix mo. So malaking feature to yung may sariling metronome. Ikaw personally, ano yung favorite mong 120? You mean the BPM? Ikaw. It depends. Mababagal kasi kanta namin eh. Ang 113 BPM, mabilis na yun for us. Pero if you listen to a house, 120 and up yun. Oh. Pero kung gusto mo ng something, you know, ballad, parang tadhana, around 78 or 80 BPM. Lang yun? So, yung tadhana is around 70. Hindi naman exact. So, around 76 BPM. Brother, I noticed that you're using your fingers to play the kick, the drums. Sa phone ko, yung GarageBand, you can play drums. So, what is a difference? For me, yung experience ng real drum machine, mafe-feel mo siya, makokontrol mo, and performing live. Para sa akin kasi, pag yung performer nakita ko sa stage using hardware, ang ganda tignan eh. Parang compared sa bigla nag-open ng laptop. Bigla nag-play wala on the phone. Wala, nothing against sa laptop. Yeah. Kasi sa time ngayon, very practical naman talaga ang laptop. Lalo na kung touring ka, di ba? If dami mong dala at gamit. But for me, ito, yung visually appealing siya sa akin, mas kinikilig ako kapag may drum machine talaga sa stage. As a musician naman. Musician din. Yung feeling, ang sarap na may ginagamit. Meron akong nahahawakan at meron akong napipinto talaga na
totoong tunog. Nag-enjoy kami. Nag-enjoy kami sa product na to. Yes. How can our audience know more about you, Facebook, or do you have any gigs coming up? You can follow me on Instagram, Ian Mayor, or gig skeds or events. We're on Facebook then, UDD, Instagram, UDDPH. Please follow us on Facebook, Twitter, and Instagram, and please subscribe to our YouTube channel. By the way, yes, bro, alam mo ba na yung Arturia Drumbrute was used in Guardians of the Galaxy? Hmm? Why? Di ba wala ano? Parang wala akong Hindi mo naririnig dun yung I am Brute.